Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bangungot para sa isang diver ang kanyang nadatnan sa karagatan ng Batangas, ang pira-pirasong bahagi ng walang kalaban-labang dolphin. Sa dalawang dekadang pagsisid ng diver at underwater photographer na si Penn, tahanap paraiso na niya kung ituring ang puso ng karagatan. Pero sa kanyang muling pagsisid kamakailan lang sa San Juan, Batangas, nandumo si Penn sa kanyang nakita. Putol na shellfish. Nakita ko yung snout, yung pinakang sword sa nguso ng shellfish. Kabilang sa kanyang nalitratuhan, ang pinutol na buntot, pectoral fin at dorsal fin ng isang dolphin. Napansin namin na meron pang tumagas na kukonting dugot. Ang dolphin nagbistula raw kinarning isda. Kuya Kim, ang dolphins ba ay isda o mammal? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba ng mga dolphin na hindi isda kundi isang mammal? Sila din ay may baga at walang hasang, kaya kinakailangan nilang huminga pagkatapos sila lumubog sa tubig. Magaling makipag-communicate ang mga dolphin. Meron silang napaka-elaborate na acoustic ability at kaya nilang lumikha ng iba't ibang tunog. Meron silang blowhole, yung butas ng ilong nila na matatagpuan sa bunbunan nila. Sa loob nito, meron organs na pwedeng mag-produce ng clicks, ticks, and different sound. I-amplify nila itong vibrations and sound na to through their melon. Nag-determine nila ang nasa kapaligiran nila. Hindi lang kilala mga dolphin sa kanilang katalinuhan, kundi pati na rin sa kanilang sense of curiosity. Kaya sila madalas makita lumalangoy malapit sa mga bangka dahil curious sila sa foreign object na nasa dagat. Ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species, diba sa 41 species at 6 na subspecies ang endangered. Samantala, ang mga nalitratuhan ni Penn nakarating sa atensyon ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Juan, Batangas. Consider this isolated case. Napigilan na ito. And then 8550, hindi na hinuhuli ang dolphin. Hindi na binibenta ang pagkakatay ng mga ganyang species. Malaki po ang penalty. May imprisonment. Sama-samang effort na matigilan natin yan. Pero ano itong nilalang ng karagatan? Nakala ng marami balyena, pero dolphin pala. Tinuturing man ng marami na balyena, ang mga naglalakiang orca na binansagan ding killer whale ay hindi pala talaga mga whale, kundi isa ring dolphin. Katunayan, sila ang pinakamalaking miyembro ng dolphin family. Ang mga lalaking orca ay maaring humaba ng hanggang halos 10 meters o singlaki ng isang maliit na bus. Dahil na rin sa kanilang laki, isa sila sa pinakamabilis na marine mammal. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 horas.